Hello, what's up guys? Nandito na naman po ang iyong lingkod na si Percel Ababon. First of all, don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell para po manotify ninyo ang lahat ng mga videos ko na i-upload. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano magawa ng thumbnails gamit yung Pixel Apps application sa mobile. Kaya guys, sundan ninyo at panoorin ninyo ng maayos ang aking video na ginagawa ngayon. At intro muna. Hello guys, dito na ako sa inyong harapan para ituturo ko sa inyo guys ngayon kung paano paggamit ng Pixel Lab application para gumagawa tayo ng thumbnail sa YouTube natin, sa mga video natin na ginagawa. Actually, lalo pa sa mga bagong mga YouTuber na gusto magawa ng thumbnails, marami naman mga application na magamit natin. Meron tinatawag isa na PixArt. At ito sa akin naman yung Pixel Lab ang ginagamit ko. Kasi mas komportable ako at mabilis ang paggawa dito. And additional guys, kung gusto ninyong yung iba, tulad sa akin, gumamit ako ng background eraser, pwede kayong mag-upload nito sa application, i-download nyo sa application. At ang Pixel app na wala pa kayo, i-download nyo yan para yun ang gagamitin natin. So, pero ngayon, sa video natin na tutorial, ang ituturo ko sa inyo, ito muna yung Pixel app para mabilis ninyo makaka-catch up. Madali na yung background eraser, guys. So, ngayon, guys, pindutin na natin yung Pixel app. So, yan ang pinaka-menu, guys. Pinaka-harapan niya sa Pixel app. At pwede kayong gumagawa nito ng landscape. But sa akin naman, yung ginagawa ko sa cellphone ko, ginagawa kong portrait dahil pag i-portrait ko, makita lahat ang menu dito sa baba. Ito ang pinaka-menu niya sa baba, guys. Pindutin niyan, isa-isahin ninyo at mapag-aralan ninyo dyan. Okay? Tapos, yung sa taas naman, ito rin, may mga gamit din yan. Isa-isa, pwede ninyong galawin yan. Sample natin, guys. Itong plus, okay? Yung plus, text, current date, sticker. Tapos, ito may, ito, ang importante dito, guys, alamin nyo ito, yung lock key. So, dahil paggawa kayo ng text at saka yung picture ninyo, pwede nyo i-lock. O, sample natin. Yan. Kung mayroon na tayong suhan dyan, ilalock na natin itong kandado. Okay? Tapos, para mawala ito sa gilid, slide, pindutin mo lang uli itong lucky menu. Okay? Tapos, ang pinaka-menu niya, guys, itong tatlong dot, yan din ang lahat na may application din yan. May image size din, kung gusto ninyo na one. Basta itong pinaka shortcut kung sa menu kung gusto niyo gagamitin, pero sa mga application talaga para sa later sa default background dito talaga sa ibaba dito tayo magagawa o mag-edit ng ating mga sa ating thumbnails, dito tayo gumagawa. Okay, sige, pag-studyhan lang nitong ibaba guys kasi nandito lang. So ngayon simulan na natin guys. Ngayon mayroon nang naka-default dito background pero hindi ko gumagamit dyan guys. Mayroon akong ibang background na gagamitin ko. So ipasok ko guys. Pupunta ako muna dito. Puntahan ko ito. Punta ko sa gallery para makuha ko yung background ko. Okay? So punta ako dyan. Use image from gallery. Yan. Ngayon, itong gagamitin ko guys na background. Yan guys. Nasili ko na yung background ko. Ngayon, ipindutin ko na itong check para papasok siya doon. Ayan na. Ngayon guys, may existing na ito sa letter kasi naka-default settings ito sa letter. Pagsulat sa title. Sa mamaya na lang yan kasi may importante yung background na ako. Ngayon, kukunin natin ang tamang sukat guys sa ating thumbnails na base na talagang sukat na sukat siya doon sa video natin. So, puntahan natin dito sa baba lang guys. Ito. Yan ang puntahan natin itong isang tool dito. Itong tools na to, puntahan natin yan. Buksan natin, okay? Ngayon guys, pupunta tayo sa image size. Okay, puntahan natin yung image size. Yung image size na yan,
may nakasulat na dyan yung custom. Tapos, pinutin mo lang itong bilog na yan. Yan, lalabas na yan, guys. So, yung mga iba na problema nga paggawa ng YouTube channel banner, kumukuha pa doon sa YouTube para magkuha ng kung pag sa PixArt, kailangan mo ng reference. Paano paggawa? Pag dito, mayroon na kang selection, guys. Mayroon ng nakalagay dito kung gusto mo sa YouTube banner channel, nandito na yung sa thumbnails, dito na yung sa Facebook cover art, sa Google Plus cover photo, sa Twitter header size, nandito na, guys. So madali, mas maganda ito gagamitin. Para sa akin, ito talaga ang gusto ko. So kaya pindutin ko na lang yung YouTube channel, guys. Ah, sorry, YouTube thumbnail, yung thumbnail na gagamitin natin. Ngayon, guys, nakasilik na tayo, pindutin mo lang yung okay. Okay na, yun ang set na niya ngayon, guys. So madali natin yan magawa kasi meron tayong setup. So ngayon, punta naman tayo sa ating title. So diretso na tayo, guys, para ito makatype ka ng maayos. I-double press mo lang yan. Double press lang yung new ticks. Yan. So ngayon, base sa video ko, ang thumbnails ko, gagawin ko lang ito lang gagawin ko. YouTube thumbnails. Thumbnail. Okay? I-okay ko lang yan, guys. Ngayon, guys, ito ang naka-set default na fonts na ginagamit. Pero mayroon tayong mga option dyan na mabilis. Punta lang tayo sa baba, guys. Itong style, mayroon dyang naka-set default na yan. Yan, pinutin mo yung browse. Yan, guys, may default dyan at saka may style. Ako, guys, yung iba kasi, gumagamit pa ng iba dito sa fonts. Ito may fonts din dito, guys. Yan, font. Itong font na to. Pwede dito gagamitin. Kung pindutin mo yan, nandyan din lahat ng mga gusto ninyo kung palitan ninyo ng design or text fonts ninyo sa thumbnails ninyo. Okay? So, yun lang, guys. Pero sa akin, guys, dito ako comfortable sa styles. Kasi simple lang para mabilis. Dito ako sa sample. Okay? Tsaka malinis ito pag ito ang gagamitin ko. Ayan, palitan ko lang ito ng kulay, ibang kulay, guys. Nagkamali pala ako, baguhin natin. Okay, guys, ayos na. Ngayon, kung gusto mo na palakihan yung itong letter, guys, ito, itong sulat mo, may option dito sa baba sa size. Pwede mo i-resize siya, no? Lalaki. Tapos, kung gusto mo i-manual, may manual din yan. Itong dalawa, manual yan. Pwede mong i-ganon. Ito, pa-move. I-drag mo lang siya para mo-move. So, ngayon, guys, palakihan natin. Yan, kung gusto mo palakihan. Kung pinutin mo lang yung check. Tapos, sa color, dito sa baba, pinutin mo lang yung color. Gusto ko itong kulay ito, guys. Ngayon, pag mapindot mo na yung kulay, dalawa itong option sa baba, may color at sa gradient. Ngayon, pindutin mo lang yung check. Pag ma-check na yan, ako, guys, mayroong mapapilian dito kung gusto. May mga 3D pa nga dito. Shadow, inner shadow, emboss. Nasa sa inyo na yon. Pero sa akin, gusto ko malinis lang. Simple lang talaga sa akin. Yan. Dagdagan ko lang yung konti sa stroke, guys. Yan. Pag pindot mo sa stroke, enable mo. Actually, naka-enable ito sa akin. So, dalawa din option din. Itong isa, gradient, ang isa, color. So, yun. Yun ang gamitin ko niyang pinaka-stroke niya, guys. White. So, kung gusto ko mga pakapalan, i-drag mo lang itong stroke weight, guys. Oh, yan, oh. Oh. Nasa sa inyo na yan. Pero sa akin lang, tama-tama lang. Hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit na medyo malilis siya tingnan. Okay? O kasi pag malaki rin, parang pangit na rin tingnan, guys. Yan. Ayan. So ngayon, pag satisfied ka na sa ginagawa mo, i-check mo lang siya. Ngayon, saka ko to i-penalize ang saan ko i-fix ito, guys, ipasok ko na agad yung picture ko. Punta lang ako sa plus, punta ko sa gallery, hanapin ko yung picture ko na para doon. Para maayos yung pagturo ko dito sa kabila. Okay, guys, so i-adjust mo lang sa sabi ko, i-adjust mo ito, yan, itong kuan. Yung dalang point. Okay. Tapos, ituto ko dito para medyo maibuhay. Yan. Yung pagturo. Okay. So, kung kita nyo talagang lampas, di ba?
Ganun lang guys, punta ka lang doon sa resize, itong size, punta ka lang, i-adjust mo lang to, okay? Yan o, palaki, paliit, okay? So, tama-tama lang ilagay ko. Okay guys, so, yan, kung para yung kayo, kung gusto pa ninyo pagandahan yan, yung pinaka background ninyo, nasa sa inyo na yun, ha? Ngayon, para sa akin guys, ako, kontento na ako dito. Kung gusto ko idagdag, kung gusto ko magdagdag dito, palagay natin yung pixel lab. Lagyan ko yung kwan para kahit wala doon, wala sa thumbnails ang pagkasulat, kahit sa picture, ma-identify na kung ano ang ginagawa kong tutorial. So, meron ako dito na picture sa gallery. Gamitin ko lang to. Yan, i-add ko lang siya. So, i-adjust mo lang. I-adjust mo. Okay. Yan. Kung ilagay ko dyan siya, kung ilagay ko, yun ang kalagyan niya. Ikaw nang bahala guys. I-adjust mo lang siya. Na medyo may dating siya. So, ayan. Kahit hindi ko sinulat dito, alam na nila kung ano ang ginagawa ko. So, mayroon na silang clue kasi mayroon na akong application na nilagay dyan. So, ganun lang guys, ngayon ilalock ko ito. Gusto kong ilock ito. So puntahan ko tong lock key guys. Ito, yan. Puntahan ko lang yan para ilalock ko ito. Yung picture sa PixelLab, picture ko, at saka yung sa YouTube. Para hindi nagagalaw at saka babalik ka doon sa key menu. Yun guys, natapos na natin yung paggawa ng thumbnails natin. Ako, satisfied na ako dyan sa ginagawa ko. Ngayon guys, ang gagawin ko, isi-save ko. So, punta ka lang dito sa save guys. Ito, sa save. Or all, sa plus, mayroon din dyan sa plus. Dito lang ko sa save, i-shortcut ko. Pagkatapos, pinutan ko nitong save as. Ayan. Nasa sa inyo na yon. Kung gusto ninyong baguhin, lagyan yung sulat dito. Nasa sa inyo na yon. Anong export image. Pero pa sa akin guys, okay na yan, automatic na yan. Pinutin mo lang itong save to gallery. Okay guys, salamat sa pagpanood ninyo sa aking tutorial. At I hope nga sa mga bagong mga YouTuber, creator sa YouTube video, I hope nagbibigay aral ito sa inyo. At alam ko, marami ding iba na gustong matuto nito. At marami namang mga application paggawa ng thumbnails. Pero para sa akin, ito ang pinakamaayos dahil mayroon na siyang format para sa thumbnails talaga sa YouTube na talaga fix siya pag ipasok mo na doon sa pag i-upload mo na sa video. Kaya guys, salamat sa lahat. Thank you for watching sa video ko. Basta palagi lang kayong manonood sa video ko para marami pa kayong matutunan. Salamat and God bless. Bye-bye.